Minsan hindi natin inaasahan ng mga trahedyang biglang dumarating sa ating buhay. Kung sino pa ang mabait, ay siya pa ang kadalasang napapatunayang nagpapanggap lamang. Kung gaano kabuti ang taong ito, ay siya pa ang may lihim na kay hirap tuklasin. Sinong mag-aakala na ang isang tahimik at mahinhing babae ay may tinatago palang lagim sa kanyang pagkatao? Sinong mag-aakala na sa kabila ng taglay na kagandahan ni Ara ay ang isang nakakasulasok niyang pagkatao ang nasa likod nito? Ang kwentong ito ay tungkol kay Roy na isa nating suking tagapakinig. Ninais niyang isalaysay ang kanyang karanasan sa pag-aasang mawawaglit kahit sandali ang mga bangungot na palagi na lang nasa kanyang isipan. Simula nang magpalinlang siya sa isang babaeng tawagin na lang natin sa pangalang Ara. Dating nakatira sa probinsya ng Samar si Roy at maayos na naninirahan doon kasama ang kanyang mga magulang, binata pa siya ng mga panahong ito at wala pang planong mag-asawa. Nasa puso niya ang paggawa ng kabutihan sa kapwa sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kapayapaan sa kanilang lugar, kaya pumasok siya sa pagpupulis. Mahal na mahal niya ang kanyang propesyon, kaya naman nagagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Dahil sa taglay niyang katapangan at pagiging isang huwarang pulis, mabilis siyang napromote at inilipat sa departamentong nasa malaking syudad. Dito siya nagtagal ng halos 3 taon at hanggang ngayon ay patuloy siyang nakakagawa ng mga pambihirang bagay, kaya siya hinahangaan ng kanyang mga kasamahan. Naging abala si Roy na dahil sa dami ng trabaho ay sunod-sunod na misyon ay ninais magkaroon ng kahit isang linggong bakasyon. Labis ang tuwa niya nang ipatawag siya ng kanilang hepe sa hindi niya malamang dahilan. Malamang ipapaalam na ng kanyang hepe na baka naaprubahan na ang kanyang hinihinging bakasyon. Ngunit ang kanyang inaasam ay hindi nangyari, kaya ang binabalak na pagsasaya ay nauwi sa matinding pagkabusangot. Inis at nakasimangot pa siyang naupo sa upuan sa harap ng kanilang hepe. Eh Chip, bakit naman hindi pa ako pwedeng magbakasyon ngayon? Kating-kati na akong bumiyahe. Alam niyo namang ngayon lang ako makakapag-relax sa loob ng napakahabang panahon. At saka, hindi naman ako magtatagal. Angal niya at nakikiusap na tinitigan ang seryoso mukha ng kanilang hepe. E kinalulungkot kong sabihin sa iyo na hindi matutuloy ang pagbabakasyon mo dahil may misyong naka-assign sa iyo. Pwede mo namang ipagpatuloy ang pagbabakasyon kapag natapos ng misyon mo. Sambit nito na mas ikinabigla ng kanyang mukha. Naisip niya, gaano ba kahalaga ang taong sangkot sa misyong ito para kailangan pang masuspindi ang kanyang pinapangarap na bakasyon? Wala siyang nagawa kundi ang pumayag sa gusto ng kanilang hepe. Baliktarin man kasi ang mundo, kailangan niya pa ding mas bigyang halaga ang kanyang trabaho. Isang misyon na lang naman, pagkatapos noon ay makakapagpahinga na siya. Saglit niyang dinama ang lungkot at saka hinarap ang kanilang hepe. Eh, kailan po ako magsisimula, Chip? Saka tungkol saan ito? Tanong niya. Bago pa man makasagot ang kanilang Chip, ay nakarinig sila ng mga katok sa pinto at pumasok si June, ang partner niya. Roy! Akala ko ba magbabakasyon ka? Napasimangot si Roy sa narinig at itinuro ang upuang nasa tapat niya. Maupo ka, may misyon tayo. Wika niya, kaya napahagalpak ng tawa si June. Kulang na lang sabihin ng lalaki sa kanya na pumalpak ang kanyang pangarap na makapagbakasyon. Sayang, akala ko pa naman eh nagsuscuba diving ka na ngayon. Patay mali siyang wika ni June, dahilan para mas lalong mapasimangot si Roy. Alam na nga ng lalaking asar na siya, ginagatungan pa nito. Ngaling-ngaling batukan niya ang kasamahan sa trabaho. Pinakaayaw pa naman niya sa lahat ay ang pagtawanan siya o di kaya ay gawing katatawanan dahil seryoso siyang tao. Ang problema lang simula nang magkakilala sila ni June at makasama niya ito sa lahat ng kanyang lakad ay hindi na niya magawang magseryoso.
May mission tayo at kailangan ko na naman pagtisa ng pagmumukha mong nakakabanas pa sa unggoy. Angil niya na ikinahalakhak ng kaibigan. Simulat sa pool ganito na talaga silang dalawa. Parang mga batang wala pang muwang sa mundo. Mag-aaway tapos magbabati ulit. Nasanay na sila sa presensya ng isa't isa dahil bata pa lamang ay magkaibigan na sila. Kaya naman nang malaman ni June na magpupulis siya, hindi rin nagpahuli ang lalaki. Sumabay siya sa mga bagay na kaya nitong gawin hanggang sa pareho nilang napagtagumpayan ang kanilang pangarap. Sabay silang tumanggap ng award ng kilalanin sila bilang top 1 at top 2 sa mga pulis na maraming nahuhuling kriminal. Kaya naman sila din ang pinagkakatiwalaan ng kanilang hepe pagdating sa pagreresolba ng mga kaso. Kaya sila naturing na pinakamagaling na detective sa kanilang departamento. Pinutol ng hepe ang pagbibiruan nila at iniabot ang isang envelope. Dito nakasaad ang mga impormasyon tungkol sa kanilang magiging misyon. Masusing binasa ito ni Roy. Tungkol sa mga missing person ang kailangan nilang harapin. Ayon sa report, sabay na nawala ang 5 kabataan na nasa edad 18 hanggang 22 anyos. Huling namataan ng mga nasabing kabataan sa isang malaking di umano ay horror booth noong Abril na kung susumahin ay 3 taon na ang nakakalipas. Chief, matagal na to ah. Bakit kailangan pang ungkatin? Sa tingin ko naisara na ang kasong ito. Untag ni Roy kaya napatingin na din sa nasabing file si June. Bumuntong hininga ang kanilang hepe. Hindi nito alam kung paano ipapaliwanag sa kanyang mga tauhang pulis ang nangyayari. Siya man ay naguguluhan sa kaso at kahit mahirap ay kailangan niyang paintindi sa mga ito ang lahat ng hiwagang kinasasangkutan ng nasabing kaso. Ang alam lang nila, kailangan niyang bigyang linaw kung bakit nasuong sa ganoong sitwasyon ang 5 kabataan. Naglaho na lamang sila na parang bula matapos pumasok sa isang horror booth at hindi na nakita pang muli. Nakatinginan sina June at Roy. Kailangan nilang magpanggap ng mga kabataan sa big sa excitement para sundan ang mga nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Alam ni Roy, makakasundo kagad silang dalawa dahil mahilig sila sa mga misteryo. Tumulak sila kinabukasan papunta sa Antipolo kung saan naroon ang sinasabing horror booth na pinamamahalaan ng dalagang pinangalanan na si Ara. Ang horror booth ay siya na ding tahanan ni Ara. Bali sa itaas at 3 palapag siya nakatira, samantalang ang 1 at 2 palapag naman ay okupado ang buong horror booth. Ito lamang ang pinagkukunan niya ng ikabubuhay. Maganda si Ara at magiliw. Lahat ng taong nakakapunta sa kanyang malaking bahay ay tinatanggap niya. Sa lahat ng mga nakakakilala sa babae ay inilalarawan ito bilang isang masipag at may takot sa Panginoon. Kaya naman nang makarating na sa nasabing tahanan sina Roy at June ay naramdaman nila ang kabutihang loob na naisiparamdam ni Ara sa kanila. Pinagsilbihan sila at kinausap kung bakit napili nilang magpunta sa horror booth ng mga sandaling yon. Gayong ito lang ang natatanging araw na sarado ang booth. Nakatinginan sina Roy at June. Hindi naman po kami mga customer, Ma'am Ara. Nagpunta kami dito para magbaka sakaling mag-apply bilang mga empleyado mo. Wika naman ni Roy na ikinatango ni Ara. Mas umaliwalas ang kanyang ngiti at sinabing masaya siyang malamang madadagdagan na naman ang kanyang mga tauhan. Kung ganun daw, hindi na siya maghahanap ng kahit na anong papeles. Gusto niyang malaman ni na Roy at June na ayos na daw ang lahat at tanggap na niya ang dalawa bilang mga bagong trabahante. Dahil dito, walang pagsidla ng tuwa ang dalawang nagpapanggap na pulis. Pwede na silang magmatsyag sa buong horror booth nang walang kahit na sino mang magdududa, lalo na at kaibait pa ng kanilang among babae na sa tansya ni Roy ay kasing edad lamang nila. Nag-iisang anak lang si Ara na mag-asawang Harold at Sarah. May katagalan na din nang yumao ang dalawa. Ayon sa isa nilang kasamahan, may sakit daw sa pag-iisip ang mama ni Ara na humantong sa maagang kamatayan.
may maniwala man o hindi, ang kanyang ama ay pinatay lang daw ng kanyang ina. Inatake ito ng sakit sa pag-iisip kaya ginilitan ito ng liig ang sariling asawa, pagkatapos ay kinitil niya din ang sarili niyang buhay kaya naiwang mag-isa si Ara sa poder ng kanyang mga kaanak. Nang tumira naman siya sa bahay ng kanyang tiyahin, hindi naramdaman ni Ara na mahal siya ng mga kapamilya. Inalila ang dalaga at sinaktan. Inabuso at halos buong araw na pinagtatrabaho. Ito na nga ang horror booth kung saan pinagkukuhaan niya ng kabuhayan. Nakapagtataka lang kung bakit wala na silang makitang mga kamag-anak ni Ara sa buong bahay na ayon sa dalaga basta na lang siyang iniwan pagkatapos siyang matuklasang siya pala mismo ang dapat pamanahan ng malaking horror booth at ng ilang mga ari-arian ng kanyang mga magulang. Naging interesante yun kay Roy dahil may katulong si Ara sa bahay na kilala ang limang kabataan pumasok doon. Kaya lang nang subukan niya itong kausapin, tila may kinatatakutan ito. Para bang ayaw niyang magsabi ng impormasyon at baka may makarinig na ibang tao. Baka naman pwede mong ikwento na lang ang pangyayari rito, Ben. Wala naman si Mami, oh. Saka para malamang ka na din kung totoo ba talagang may multo sa loob ng bahay o wala. Kasi dito tayo magtatrabaho, hindi ba? Matatakutin pa naman ako. Pangungumbinsi pa ni Roy. Ayon kay Ben, dati nang hindi magkasundo ang mga kamag-anak ni Naara. Araw-araw nagtatalo ang mga ito na humaantong sa pagkakalampagan ng kanilang mga gamit dahil ibinabato na ito bilang pagpapakita ng kanilang mga nagbabagang emosyon. Tanging sa kanilang lahat ay si Ara lamang ang mabait at hindi pumapatol sa bawat away ng kanyang pamilya. Kinagabihan, ipinatawag silang lahat ni Ara. Ipinaliwanag nito ang mga bagay na kailangan nilang gawin at kung kanino iaatas ang bawat trabaho. Sina Roy at June maging si Ben ay naatasan sa horror booth lamang mananatili. Sila ang magmamanage sa ilaw, music at mga props para sa pananakot sa horror booth. Mahigpit na ipinagbabawal ni Ara ang akyatin ng mga empleyado niya sa mismong ikatlong palapag lang dahil gusto raw nitong mapanatiling pribado ang lahat ng iyon para sa kanya. Wala namang naging problema sa kanilang pag-uusap kaya maaga silang pinagpahinga doon. Habang nakatingala sa kisame ng kanilang higaan, iniisip ng mabuti ni Roy ang mga anggulong kailangan niyang tingnan para malaman kung bakit at ano ang dahilan ng pagkawala ng limang kabataan. Masyado mabait si Ara para pagbintangan nila. Si Ben naman masyadong inosente at mukhang walang alam, pero alam ni Roy na hindi siya pwedeng basta na lang sumuko. Kailangan niyang mas maging mapagmatsyag at baka may mga nakakalimutan siyang tingnan na anggulo. Para magkaroon na siya ng lead at tuluyang umusad na ang kaso. Bumangon siya at kinuha ang mga files ng limang kabataan. Ayon sa nakuhang statement ng pamilya nito at ng mga naunang imbestigador, ang limang magkakaibigan ay mahilig daw sa mga usaping dark magic. Sa katunayan niyan, tila sila ang mga pagano sa makabagong panahon. Marami silang sinasambang Diyos na wala namang kinalaman sa tunay nilang relihiyong Katoliko. Ang mga kabataang ito ay naniniwalang may lagusan papunta sa mundo ng kamatayan sa loob mismo ng tahanan ni Ara dahil puno ito ng negatibong enerhiya. Gusto nilang makilala ang sinasamba nilang Panginoon na siyang nagtulak sa kanila para magpunta sa horror booth 3 taon na ang nakakaraan. Bukod pa doon, may mga simbolong nakuha sa kwarto ng bawat biktima ang mga imbestigador. Kasama nilang natagpuan ng isang mapa na mas nagpapahiwatig na may kababalagan ngang nangyayari. Sapagkat ang nasabing mapa ay ang mismong blueprints ng buong kabahayan ni Ara. Bumangon siya at hinagilap ang kanyang flashlight. Dala ang mapa, maingat siyang lumabas ng kwarto at sinundan ng mga arrow na naroroon. 3 palapag ang bahay, may malaking rooftop at may basement. Ang mas nakakangilo lang, kagaya ng bahay ay 3 palapag din ng basement. Narinig niya kanina na wala daw basement ang bahay kaya wala silang matatagpo ang lugar na pwede nilang mapagpahingahan kundi ang silid na ibinigay lang sa kanila ni Ara.
Napansin ni June ang ginawa niyang pagbangon kaya nagpasa siyang isama na lang ang kaibigan. Nag-alala siyang baka mapansin sila ni Ben pero ngumisi lang si June. Huwag kang mag-alala, pre. Bago pa man tayo matulog at pumasok dito sa kwarto kanina, inalok ko ng kaunting alak si Ben. Hindi niya alam na yung ininom niya eh, nilagyan ko ng pampatulog. At lumabas nga ang magkaibigan para simulang imbestigahan ang kasong kailangan nilang hanapan ng kasagutan. Gamit ang blueprint, sinubukan nilang hanapin ang daan papunta sa basement. Sa kakaikot nila, natagpuan nila ang isang pintong nasa likurang bahagi ng malaking bahay. Hindi ito kagad makikita ng mga taong dumaraan dahil natatakpan ito ng mayayabong na halamang nagsisilbing taguan ng nasabing pinto. Hinawi ito ni Roy. Kahit isa siyang pulis ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba habang pinakikiramdaman ng paligid. Hindi niya alam kung mahimbing na bang natutulog ang kanilang amo pero ipinagtaka niya ng husto nang mapansing lumiwanag ang buong ikatlong palapag ng bahay. Tanda na sinindihan nito ang mga ilaw matapos siyang tumingala para siguraduhin natutulog na nga ang lahat. Narinig niya ang mahinang pag-ingay ng pinto na bagamat dinahandahan lang ni June ang pagbubukas ay umalingaw-ngaw pa din ang pag-ingit ng kalawanging bisagra nito. Gusto mo, mauna na akong bumaba, pre. Tapos bantayan mo muna dito sa labas at baka mahuli tayo ni Ara. Paanas nitong tanong, tumango si Roy at pinagsabihan ng kanyang kaibigan na mag-iingat. Sa kanilang dalawa, mas magaling siyang mangumbinsi ng tao kaya naniniwala siya kung sakali mang makababa si Ara at mapansin siya ay kaya niyang gumawa ng paraan para huwag siyang pagdudahan. Pumasok nga si June at naiwan siyang tinatakpan ng lagusan. Kailangan niyang maging maingat dahil hindi basta-basta ang kasong iniimbestigahan nila. Pinili niyang maglakad-lakad hanggang sa makarating siya sa hardin. Dali-daling nagtago si Roy nang mapansing nasa labas din si Ara at naglalakad. Papunta sa lugar na pinanggalingan niya kanina. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Minatsyagan niya ang babae. Sa tingin niya'y mabait naman ito at walang kaaway. Pero kailangan din niyang maimbestigahan ang dalaga. May duda siyang may kinalaman ng babae sa krimen lalo na ngayong nalaman niyang tinatago nito ang basement sa kaalaman nila. Hinayaan niyang taluntunin ng babae ang munting daang yon hanggang sa makarating siya sa tagong pintuan papunta sa loob ng basement. Nakita ni Roy kung paano lumingon-lingon sa paligid si Ara saka binuksan ang bakal na pinto. Kagaya kanina, umingit yon dahilan para muli itong lumikha ng ingay. Pumasok sa loob ng nasabing pintuan si Ara at hindi na niya ito naaninag pa nang dalhin ito ang isang lamparang nagsisilbing liwanag sa paroroonan nito. Sinagilahan ng takot si Roy. Nasa loob ng basement si June. Baka mamaya mahuli ito ni Ara. Babae lamang ito pero ayaw niyang masira ang kanilang mga plano kaya hanggat maaari kailangan nilang maging maingat. Walang ingay siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Kailangan niyang sundan si June. Naghintay siya ng ilang sandali para tiyaking malayo-layo na si Ara saka siya humakbang papasok sa loob. Napatakip siya ng kanyang ilong dahil sa amoy na masangsang na nalalanghap niya mula sa loob. Panigurado, may mga nakatagong lihim sa loob na yon na kailangan niyang matuklasan. Nakakailang hakbang na siya ng hagdanan kung hindi lang ba siya nagulat nang habulutin siya ng isang kamay palabas ng basement. Nakasalubong lang niya ang may-ari niyon pero hindi niya naaninag dahil nabitiwan niya kagad ang hawak na flashlight. Nagpatianod siya hanggang sa muling makarating sa labas kaya napagtanto niyang si June pala ang lalaking humila sa kanya palabas ng basement. Hingal na hingal ang lalaki at bakas ang matinding takot sa mukha. Ang kanyang braso at binti ay napuno ng mga malalalim na kalmot na tansya ni Roy ay nagmula sa mga nakakahindik na nilalang. Pare, anong nangyari? Mga halimaw, pre! May mga halimaw na nagtatago sa loob ng basement! Hindi na sila sumasanto ng kahit na sino. Pinapatay nila ang bawat taong nakakasalubong nila. Kaya kailangan umalis na tayo dito. Nagimbal si Roy sa sinabi ni June. Sa tingin niya, binabangungot ng gising ang kanyang kaibigan. Namumutla ito. Pawis na pawis at napakaraming kalmot.
Gusto pa niyang tanungin ang kaibigan pero nagmakaaway itong umalis na sila at hindi na raw kaya ni John ang magtagal pa kahit isang segundo sa lugar na yon. Hindi nito maipaliwanag ng maayos sa mga nakita pero nakatitiyak si Roy na labis itong nakakatakot para sa kahit na sino. Gayunpaman, pilit niyang tinatagan ng loob at ipinakita sa kanyang kaibigan na kaya nilang harapin ang anumang lagim na nakaabang sa kanila sa lugar na yon. Wala silang nagawa kundi ang bumalik sa kwarto. Hindi malaman ni Roy kung ano ba ang magiging eksakto niyang reaksyon nang mapagmasdan ng kaibigan na namamaluktot sa higaan. Balisa ang lalaki at takot na takot. Animoy may nakasagupa itong nilalang na hindi niya kayang ilarawan kung anong klaseng elemento ba ito. Kinabukasan, hindi na niya ito makausap na matino. Nanlalaki ang mga mata ni Jun. Palaging nakatitig sa isang sulok ng silid at may tinuturong nilalang na sabi nito ay kukunin siya pero kapag tinitingnan ni Roy ay wala naman. Maaga pa naman kaya nilapitan niya si June at pinagsabihang mahiga muna sa kanilukuban ng kumot. Nang bumangon si Ben ay napatingin ito sa nakatalukbong na si June. Oh, anong nangyari kay June? Taka nitong tanong. Huwag mo na lang siyang pansinin, Ben. Masama lang ang kanyang katawan dahil may lagnat siya. Pagrarason ni Roy. Tumango si Ben at nagpaalam na maghahanda na para sa trabaho. Mamayang gabi pa naman ito pero kailangan nilang maglinis sa buong dalawang palapag at ihanda ang mga gagamiting props mamaya dahil sila lang din naman ang magiging aswang sa horror booth na pinagtatrabahuan nila. Nang maiwan silang dalawa sa kwarto, napabuntong hininga siya. Hindi niya maiwasang mag-alala para sa kaibigan. Mabuti na lang, walang napapansin ang kanilang amo. Nang lumabas siya para sabihin kay Ara na may lagnat si June, ay nagmando pa itong kailangan mapainom ng gamot si June. Inutusan din ito si Ben na bumili ng pandesal na agad namang umalis. Si Ara naman mismo ay nagpaalam na aalis at mamayang gabi pa uuwi. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataong ihatid sa kanilang istasyon si June. Hindi pwedeng magtagal si June sa loob ng kwartong kinaroroonan nila dahil baka malaman ni Ara sa bandang huli kung anuman ang tunay na nangyari sa lalaki. Marami sa kanya mga kasamahan ang nagulat sa kung anuman ang posibleng nangyari kay June. Kaya sinabi niyang babalik siya sa malaking bahay para matuklasan ang tinatagong lihim sa loob ng basement nito. Tinangka siyang pigilan ng kanilang hepe pero tumanggi siya at sinabing kailangan niyang malaman kung ano ba talaga ang nagpasindak kay June at bigla na lang siyang nagkaganon. Pagbalik niya ng malaking bahay, naabutan niyang abala pa rin si Ben sa ginagawa nito. Sinamantala niya yun para makapasok siya sa ikatlong palapag nang walang nakakapansin. Nakaalis na kanina pa ang amo nilang babae pero sadyang nakalimutan yata nitong isara ang pinto. Mabilis siyang nakapasok sa loob at sinuyod ng tingin ng paligid. Nagtaka siya. Maliit lang naman pala ang espasyo sa loob ng ikatlong palapag pero may nalalanghap siyang kakaiba. Para bang amoy kandila na labis na nagpakaba sa kanya. Diyos ko, tulungan mo po ako. Huwag mo pong hayaang mapahamak ako sa lugar na ito. Mahinang bulong niya at nagpatuloy sa paglalakad. Tatlo ang kwarto sa ikatlong palapag. Isang kusina, isang sariling kwarto at isang nakasaradong silid na hindi niya matiyak kung ano ba ang nasa loob. Kabadong pinihit-pihit niya ang siraduran nito at napagtantong nakabukas lang naman pala ang nasabing kwarto. Dito na siya tuluyang nagimbal ng mapagtantong imbis na protektahan nila si Ara ay ito pa pala ang tunay na salarin sa pagkawala ng mga kabataang hinahanap nila. Nakakalat ang mahalagang mga gamit na mga ito sa loob ng silid na yon. Pitaka, cellphone, mga litrato at kung ano-ano pang mga mahalagang bagay. Hindi matiyak ni Roy kung dapat pa siyang matakot nang makita ang naglalakihang itim na librong may simbolong demonyo at may mga malalaking tatak ng nasabing nilalang sa dingding, sahig at bintana. Sa pagbuklat-buklat niya sa mga kagamitang naroon, natuklasan niya ang tungkol sa isang ritual ng pag-aalay ng mga kaluluwa upang mabawasan ang mga makasalanan sa mundo. Ibinibigay ng tagapag-alay ang kaluluwa ng mga taong kailangan niyang maging biktima sa demonyo para mailayo siya sa kaparusahan at mismong tumubos ng kanyang mga kasalanan.
nalungkat niya ang iilang lumang litrato at mga sulat na mas nagpawindang panglalo sa kanyang sistema. Walang palatanda ang patay na ang limang nawawalang kabataan dahil may ebidensya siyang nakuha na balak pa itong ialay ni Ara sa demonyo. Maging ang sinabi ni Ben na iniwan ng mga kaanak niya si Ara ay hindi totoo. May nakakalat kasing kung anong klaseng damo sa kahit na saang sulok ng bahay na alam niyang posibleng magdulot na matinding halusinasyon sa bawat makahit-hit nito. Malakas ang kanyang pakiramdam na may hindi tama at kailangan niyang malaman kung ano ba talaga yon. Pinatay ni Ara ang mga ito para mapigilan ng udyok ng konsensya niya sa ginawa niya sa kanyang mga magulang. Wala siyang pinili. Matanda o bata man niyang mga kaanak, maging ang kanyang mga magulang ay sinadya niyang patayin para lang makontento siya sa kanyang paniniwala tungkol sa mga kalaban ng Panginoon. Nanginginig na napatra si Roy. Isang napakalaking tangan niya para maniwala sa taglay na kabutihan ni Ara. Bumaba siya ng ikatlong palapag nang walang nakakapansin sa kanya. Nagpatawag siya ng mga pulis at pinagsabihang umalerto lamang ito kapag magbigay na siya ng senyales na pwede na silang sumunod. Malakas ang loob niyang nasa basement ang pinakaaltar na ginawa ni Ara at alam niyang naroon ang mga kawawang mga batang kailangan niyang maiuwi sa mga magulang na mga ito. Nanginginig na inihanda niya ang sarili at sumunod sa basement. Tala ang flashlight at baril, tinatagan niya ang sarili at naglakad papasok sa loob. Pulis siya at hindi dapat naniniwala sa mga kababalaghan. Pero sa mga nangyayari sa kanyang kaibigang si June, malamang kailangan niyang tanggaping hindi lamang mga kapwa-tao ang gumagawa ng masama laban sa kanila. May mga nilalang ding nakatakdang manggulo sa pamamagitan ng pagpapasimula ng gera at si Ara pa mismo ang pasimuno nito. Habang pababa siya ng pababa, mas lalong nagbabago ang temperatura sa kanyang kinaroroonan. Naroong lalamig ng gusto ang buong lugar at maya-maya ay iinit naman na parabang nakakapaso. Sa unang palapag ng basement, walang ibang makikita kundi mga lumang kagamitan at mga tambak ng basura na ayaw pang itapon ng may-ari. Sa ikalawang palapag pababa, iba naman ang kanyang mga napapansin. Samut-saring larawan ng isang nilalang na may sungay na tila ba binibigyang pugay ng sinumang naglalagi sa lugar na yon. Nakikita niya ang larawan ng dagat-dagatang apoy, mga taong pinarurusahan at mga nilalang na kung makatingin sa bawat larawan ay parang totoo. Umukurap at nanlilisik ang mga matang nagbabantang kukunin niya ang sinumang mapatitig sa kanya. Sa pinakaikatlong bahagi ng basement siya kinilabutan. Malawak ang lugar sa ilalim pero may mga naririnig siyang ungol. Malakas ang loob niyang sabihing may mga nilalang sa loob niyon na naghihintay ng panibagong mga biktima na magagawa nitong lantakan at lamunin o di kaya'y igaya sa kanila para mas lalo silang dumami. Napalunok si Roy at binaliwala ang takot na dahan-dahang bumabangon sa kanyang kaibuturan. Gusto niyang masagot ang misteryo sa pagkawala ng limang kabataan. Kaya naman nang makarating siya sa isang malaking selda, ay dito na siya nahintatakotang natulala. Hindi bababa sa 7 kataong nasa loob at nakakulong sa seldang yon. Ngunit hindi sila malungkot. Isa-isang nakakulong ang mga ito at kinilala ni Roy ang 5 bilang mga hinahanap nilang kabataan. Nakapagtatakang hindi papatay ang mga ito pero nakasisindak ang kanilang itsura na halos butot balat na lamang at animoy nawawala sa sarili. Sa madaling salita, hindi na sila ang nasa katawan nila dahil mukhang sinaniban na ang mga ito. Alam ni Roy na nakangingilong tingnan ang mga ito na parabang alam kaagad nila na nariyan siya at nanunood sa mga pinaggagawa nila. Biglang bumangis ang ilan sa kanila at tila butiki kung humalaka, saka gumapang sa dingding paakyat sa bubong. Naglalawa sa lugar kung saan naroon ang mga taong ito at mukhang wala ng pag-asa pa para manumbalik ang normal na sila. Hindi masabi ni Roy na totoong kaya pang mabuhay ng mga kabataan dahil puno na ng sugat ang kanilang mga katawan. Isa sa mga ito ang halos hubutubad na at may malalim na sugat sa katawan. Pero sa halip na umungol o umatungal sa sakit,
ay humagikik pa ang babae at tuwang-tuwang nagsalita sa wikang Latin. Kinilabutan ng gusto si Roy. Sa pagkakataong ito, naisip niyang hindi yata dapat siya ang naroroon sa loob ng basement. Kailangan nila ng pari at kailangang subukang pakawalan ang mga taong ikinulong ni Ara sa lugar na yon. Tatalikod na sana siya para bumalik sa itaas, pero gayon na lang ang pagkasindak niya nang marinig ang umuungol na boses ni Jun na nakakulong sa isa sa mga selda. Hindik na napaatras siya. Natitigan niya ang lalaking nakahandusay at litaw na ang bitukan nito. Inatake daw ng demonyo si Jun at ayon mismo rito ay ilang oras na lang ang nalalabi nito sa tunay na mundo. Ayon sa kanya, ang iba sa mga taong nakakulong sa nasabing mga selda ay mga taong may malalaking kasalanan at labis na pinagsisisihan ang pagpasok nila sa lugar na yon. Dahil isang malaking portal ito patungo sa kung saan nararapat mapunta ang kanilang kaluluwa. Gayunpaman, labis siyang nalilito. Jun, anong ginagawa mo dito? Bakit ka narito? Inihatid na kita sa istasyon. Inihatid na kita sa istasyon kanina. Bakit bumalik ka pa dito? Nangihina niyang tanong. Umiling si Jun at ipinakita ang malaking sugat nito sa katawan. Patawarin mo ako, pare. Pero hindi ako ang kasama mong lumabas sa kagabi sa basement na ito. Siya yung nagpapanggap na ako. At nalinlang niya ako. Pati na rin kayo. Pakiusap, ihingi mo ako ng tawad sa mga magulang ko. Pinakamamahal ko sila, pero wala na akong pag-asa para makalabas pa dito. Huwag kang magtiwala kay Ara, pre. Ni hindi nga siya ang tunay na Ara eh. Siya ay isang babaylan na inatasang ikulong sa lugar na ito ang mga taong nababahira ng kademonyohan ng mga kaluluwa. May bahid na ako ng kasamaan, pre. Wala na akong pag-asa. Kagaya nila na mga nawawalang tao dito. Daan-daan kakainin ng demonyong humila sa akin ang kaluluwa ko at dadalin sa dagat-dagat ang apoy para parusahan. Patawarin mo ako, pre. Patawad. At nagpaliwanag si Jun kung bakit siya napunta sa lugar na yon. Ipinagtapat nito ang iilang mga kasong hindi niya nilutas at sa halip ay nagpalinlang siya sa kinang ng salapi. Lahat ng nasagasaan nilang mga mahihirap ay pinapatay niya at mas pinapaboran ang mayayaman. Tumatanggap siya ng malaking halaga kapalit ang pagresolba sa mga kaso ng mga ito at pinatatahimik ang totoong nakakaalam ng buong katotohanan. Naglunoy siya ng husto sa kasalanan. Pumatay, nagkaroon ng kabit at nagbalak pa ng masama mismo kay Roy. Matinding inggit ang nararamdaman ng lalaki nang malamang palaging higit si Roy sa mga tagumpay na nagagawa nito kaysa sa kanya. Hindi sana ito madidiskubre kung hindi niya pinasok ang basement na natunugan kaagad ni Ara. Mahilig di umanong magpanggap ang babae. Ginagawa niya ito para mabawasan ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang kaluluwa sa bawat kasalanang ginawa niya. Ipinagtapat ni Jun na nalaman niya kaagad ang lahat habang nakakulong siya sa selda. Kapag nakapikit daw siya, ay may mga nakikita siyang tagpo sa kanyang diwa na nagpapaliwanag kung ano ba talaga ang mayroon sa lugar na yon. Habang tumatagal ang pag-uusap nila, sinisinghala na siya ni Jun. Gusto na ng lalaki na umalis siya para makalayo siya sa lagim na dala ni Ara. Umiling si Roy at sinabi kay Jun na kung anuman ang kasalanan nito sa nakaraan ay pinapatawad na niya ito kaya dapat lang ding umanong sabay silang umalis sa lugar na yon. Wala naman ng pag-asa ang mga kabataang nakakulong dahil matagal na daw ito doon at mahihirapan na silang ilabas ito. Umiling si Jun at sinabing umalis na siya. Umabot pa sa puntong kahit nahihirapan siya ay pilit niyang nilulusot ang kamay sa selda para abutin ang kaibigan pero sobrang nahihirapan na siya sa pag-abot dito. Maya-maya lang, isang halakak ang narinig niya na pumapailang lang sa paligid. Lumantad mula sa madilim na pasilyo si Ara at may dalang kutsilyo. Isang kalapastangan ng di umano ang ginawa ni Roy sa pagpasok sa sagradong lugar ng kanyang Panginoon. Galit na itinutok ni Roy ang baril kay Ara, pero hindi malang natinag ang babae.
isiniwalat pa nito ang mga taong nasa loob ng kulungang kinaroroonan nila at malapit na daw kunin ng kanyang Panginoon dahil makasalanan ang mga ito. Umiling si Roy. Wala kang karapatang husgahan sila, Ara! Hindi ko alam kung anong klaseng ritual ang sinagawa mo sa kanila para mawala sila sa kanilang sarili. Pero nakasisiguro akong baliw ka na! Nababaliw ko na sa matinding konsensya dahil sa pagpatay mo sa pamilya mo. Kaya nagkulong ka ng mga tao sa lugar na ito para siyang magtubo sa mga kasalanan mo! Singhal niya na ikinalisik ng mga mata ni Ara. Umiling ang babae sa kasinabing hindi raw totoo ang mga sinabi ni Roy. Talaga daw siya ang naatasang humuli ng mga makasalanang tao na mariing itinanggi ni Roy. Siya man ay nakahitit nang hindi niya matiyak kung anong klaseng halaman, kaya naapektuhan saglit ang kanyang isipan at naghalusinasyon din siya kagaya ng mga kabataang nakakulong doon, pati na si June. Ang June na kanyang kasama kagabi ay totoo dahil malikmatan niya lamang ang nakikita ngayon. Nagpadala na ng alarma si Roy sa pamamagitan ng radyo. Siya namang pag-atake ng mga pulis na kanina pa nakabantay sa labas. Humahangos na dinaluhan siya ng mga ito kasama mismo si June na ngayon ay maayos na at lubusang nagpapasalamat sa kanya. Hinuli nila si Ara na napag-alaman na siyang pumatay sa kanyang buong pamilya at gumamit ng ipinagbabawal na gamot para lalong malunod sa halusinasyon ang lahat ng taong papasok sa kanilang horror booth. Buong akala ng mga kabataan ay sinasaniban at wala ng pag-asa para sa kanila. Naniwala sa lahat ng bagay na nakikita nila pero resulta lang pala yon ng paglanghap nila ng kakaibang klase ng halamang droga, pero salamat na lang kay Roy at naresolba na ang kaso. Naiuwi pa sa kanika nilang mga magulang ang limang kabataan na nawawala at nahuli ang salaring dapat matagal nang nakakulong sa bilangguan. Wakas!